hinahanap ko sa magiging miyembro ng boy band na binubuo namin, syempre, kailangan malawak ang musicality, marami kang influences. Kasi syempre, sa boy band, hindi lang naman isang genre ang papakanta sa'yo. It can be pop, rock, ballad, papasayawin ka pa. So, kailangan talaga ma-stretch mo yung influences mo para kahit anong iba to sa'yo, kaya mong gawin. And also, alam ko naman na lahat ng mga sasali at makakapasok sa amin, eh, gwapo, that's given. Pero ibang klase pa rin kapag kumaawit ka at nakukwento mo yung lyrics ng kanta. Importante na maparating mo yung mensahe ng isang kanta na inaawit mo. Siyempre, kikiligin yung mga girls, pero kung masakit yung kanta, gusto kong maramdaman na masakit. Kung masaya, gusto kong maramdaman na masaya. Diba? What is so nice about the auditions of Pinoy Boyband Superstar kasi hindi mo alam kung sino lalabas at anong tayo nilang gawin. Ay, gustong-gusto ko nga yung first layer ng pagpapasikat nila sa mga girls. Nakaka-excite yun eh. Apart from singing, may pinapakita sila mga bagay na pwede talagang magpakurot sa puso ng mga babae. I've seen a lot sa first audition natin na charming and marunong namang kumanta. Since nanggaling ako sa Pinoy Dream Academy, I can relate dun sa pagdadaanan nila. Magkakaroon sila ng mga kasama, iba-iba ugali, iba-iba yung strengths and weaknesses. How will you be able to work with people na ganito? And paano ka magko-complement dun sa taong kasama mo? And how will you adjust also sa mga times na may kahinaan yung isa? And nakikita ko na yung part na yun, matutulungan ko sila kayo kung anong pwede nilang gawin sa gitna ng mga ganong situations. Pakikisama, harmony, patience, and of course, syempre, professionalism. I know na sa panonood ng mga kapamilya natin ng show na ito, maraming kikiligin, maraming may inspire na mangarap dahil nakikita nila yung background story ng mga sumasali nito. At the same time, magkakaroon sila ng bagong idolo, which is very exciting! We'll be right back.